kamusta mga kasuki? So, another video tayo na kung saan, ang gagawin natin video ay napapanahon. So, ba't ba natin nasabing napapanahon? So, alam niyo naman na usap-usapan na or napag-uusapan na ngayon yung paglaganap no, ng coronavirus o yung novel coronavirus or COVID-19. No? So, paano ba natin ito maiiwasan? So, sabi nga nila, diba, prevention is better than cure. So, paano nga ba? So, ayan, so inalis lang natin yung ating kurdon, no? Kita-kita ang kurdon. So, paano nga ba natin ito maiiwasan? So, masisimula ito sa ating sarili, no? So, ugaliin lang natin na tayo ay maghugas ng kamay lagi, no? Gamit ang mga sabon na kung saan may germ protection, no? So, gagamit tayo ng sabon na talaga namang nakakatanggal ng germs. Ano pa? So, sabi nila, every hour daw maghugas ng kamay, no? So, syempre, magagawa mo yan kung ikaw ay nasa bahay, kung ikaw ay may tubig, no? So, paano mo huhugasan ng iyong kamay kung ikaw ay, kunyari, ay bumabiyahe, ikaw ay nasa trabaho, yan. So, ano ba yung pwede mo namang gawing paraan para ikaw naman ay makaiwas, no? Sa mga ganong, paano mo po proteksyonan yung sarili mo? So, meron naman dyan ay yung tinatawag natin alcohol, yan. So, meron tayong alcohol, yan. Merong 70%, merong 40%. So, kahit ilang percent, nakakatanggal pa rin ito ng germs. So, isa pa rin itong mga prevention pa rin ito, no? Para mamatay yung bakterya na namumuo sa ating kamay. So, ano pa? So, isa sa mga, yung talagang patok na ngayon, no? Yung laging nasa bag natin, ay yung tinatawag natin na hand sanitizer. So, alam nyo ba mga kasuki, kung paano ginagawa itong hand sanitizer? So, di ba, ang laki nito. So, alam nga naman na ilagay mo pa ito sa iyong bag. So, syempre, uso ngayon, no? Yung mga nakalagay lang sa mga maliit, no? Yung parang ganito, yan. So, mga maliliit na, ano lang, nilagyanan. So, kailangan ba ay lagi kang bumili ng ganon? So, palitan nga natin ay nagkakaubusan na ng alcohol. Yan, nagkakaubusan na sa bilihan ng mga ganito, no? Kung dati yung mask ang nauubos, ngayon naman, alcohol ang nauubos, no? So, ngayon, tuturuan ko kayo paano nga ba ginagawa itong hand sanitizer, no? Kung ikaw ay nasa bahay, no? Mas marami kang oras, tsak na matutuwa ka, no? Ganun lang pala ginagawa ang hand sanitizer. So, kapag nakagawa ka ng hand sanitizer, hindi mo na kailangan makipag-agawan, makipag-ubusan pa, no? Sa mga tindahan, sa mga grocery, no? Sa mga bilihan. So, para malaman mo kung paano gawin ang hand sanitizer, sigurin mo lang, kasuki, na ikaw ay nakasubscribe sa aking channel, no? Huwag mo na rin kalimutan na i-hit ang ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga ginagawang video. So, simulan na natin, no? Ano-ano ba ang mga ingredients, no? Ng hand sanitizer. So, simulan na natin. So, meron ako dito, no? Na isang, ayan, ilapit natin. So, meron ako dito, no? Na isang kit, yan. So, isang kit na siya na kung saan, pag ibinuhos natin lahat ng ingredients na to, ay makakagawa tayo ng 4 liters na hand sanitizer. So, ano-ano ba ang mga sangkap? So, eto na, no? Isa-isahin natin. So, inahin natin dun sa malalaki. So, meron tayo dito. Yung mga boteng malalaki na ito, no? Ayan. So, ito yung ating, meron tayong ethanol. Ayan. So, meron tayong ethanol. So, ano ba ang ethanol? Ito ay cosmetic grade at ito ang ating active sanitizing. So, si ethanol, siya yung magsasanitize, no? Siya yung active ingredients natin for sanitizing. So, meron tayong ethanol. Ayan. Maraming ethanol ito. Kung di ako nagkakamali, ito ay 1 liter, no? Dalawa na to. So, meron tayong 2,580 na grams ng ethanol. Tapos, meron din tayo Carp 40 powder. Ito yung ating gel binder. So, ito yung ating gelling agent. Yan. Tapos, meron naman tayo ditong thiamine or yung ating viscosity agent. Ayan. Si thiamine, yun yung ating emulsifier and pH neutralizer. Tapos, meron din tayo ditong glycol. Ayan. So, ano ba si glycol? Si glycol ay yung ating humectant. Ayan. So, next natin na ingredient, syempre, hindi mawawala ang distilled water. Ayan. So, kailangan ang ating gagamitin ay distilled water. So, bakit ba may distilled water? So, si distilled water, siya lang naman yung ating solubilizer. So, siya yung soluble. Siya yung parang nag-a-act as soluble, no? Para maging soluble lahat ng ating mga ingredients. Ayan. So, start na tayo.
Nasabi ko na sa inyo ang ating mga ingredients. Again, ulitin natin. Ito ang mga raw mat, no, sa paggawa ng hand sanitizer. So, meron tayong T-Mine liquid. So, act as emulsifier or pH neutralizer. Meron tayong Clark 40 powder. Siya yung ating gelling agent. Meron tayong ethanol, which is cosmetic grade. Yan. Siya yung active sanitizing. Meron tayong glycol as humectant. Meron tayong distilled water as solubilizer. And then, meron tayong DMTC 350. Ayan. So, si DMTC 350. So, ito naman ay optional. So, optional siya. Siya yung parang nagiging, para maging cloudy effect, no? Pero sa ating kit ay wala nun. So, yung ating gagawin ngayon ay transparent yung magiging, ano niya. Tapos, meron pang meron pa, no? Unscented yung ating gagawin. So, optional kung gagawin nating maglalagay tayo ng fragrance oil at saka ng colorant. So, yung ating gagawin ngayon is yung basic, no? Wala siyang color, walang scent. So, basic na basic lang yung ating gagawin. Hand sanitizer. Ayan, nangangating ang aking ilong. So, yan ang ating iiwasan. Kapag ka, no, siguruhin lang natin, diba, sabi nga nila, wag daw, para daw makaiwas sa COVID-19, iwasan daw na humawak sa mata, ilong at bibig. Pero hindi natin maiwasan, makati ang aking ilong. Kaya, yan, nahawakan ko siya at kakapupin. So, ayan. So, simulan na natin. Magawa tayo ng hand sanitizer. Ayan. So, paano ba? Ano ba ang mga gagamitin natin? So, kailangan natin ng, ayan. Kailangan natin ng maliit na planggana or round basin. Kailangan din natin ng strainer. Kailangan natin ng spatula. Pero wala tayong spatula, kaya sandok na lang ang ating ginamit. At syempre, kailangan natin ng panukat, no? Kasi yung ating tubig, kailangan ay sukat. Ayan. So, kailangan natin ng panukat. So, simulan na natin. Ang una nating gagawin ay i-ayos natin yung ating camera, parang kitang-kita nyo. Ayan. Ang una nating gagawin, maghanda tayo ng maliit na palanggana. Ayos natin ang ating camera. So, start na tayo, no? Unahin natin ang ating distilled water. Ayan. So, ilagay natin sa ating palanggana. So, meron tayo, ang sukat ng ating tubig ay 1,348 grams. Ayan. Ilagay natin dito. Siyempre, gamit tayo ito ang ating palanggana. So, 1,348 grams, equivalent na rin siya sa liters. So, sukat tayo ng 348. Oops, gamit ang ating refrigerated cylinder. So, may mga gubit-gubit naman ng ating rubber cylinder. So, meron na tayong guide. So, ayan. Meron tayong 1,348 liters ng distilled water. Ang next natin ay yung ating Clark 40 powder. So, eto yon. Ilalagay natin siya dito sa tubig. Ayan. Gamit ang strainer. So, bakit may strainer? So, para masiguro na powder natin siyang mailalagay. Hindi buo-buo, no? Para maiwasan yung maging buo-buo, no? Para maging even yung distribution ng powder. So, gagamit tayo ng strainer, no? Para pagbuhos, igaganon natin, no? So, lahat ng surface ng ating water ay malagyan. So, simulan na natin. Laban natin ang ating camera. So, itong si Clark 40, ito yung ating gelling agent, no?
mapapansin nyo, yan merong buo-buo, kaya kailangan nyo talaga ng strainer. So, yung tip ng ating cup, yun ang gawin nating pagdurog sa kanya. So, ayan. So, alam nyo ba na si Carp 40, siya lang naman yung dahilan, no? Siya yung dahilan kung paano or kung bakit magiging gel type yung ating hand sanitizer. So, ayan. So, hindi natin siya haluin, no? So, hintayin lang natin siya na ma-absorb fully ng water, no? For 7 hours. So, kung mapapansin nyo, lapit natin yung ating camera. Ayan. So, kung mapapansin nyo, ayan. So, nagsisimula na ma-absorb ng water yung ating Carp 40. So, siya yung gelling agent natin. So, ayan. So, steady lang natin siya for 7 hours. So, bakit 7 hours? So, para talagang fully ma-absorb niya yung powder, no? Para yung ating distilled water ay maging gel type. So, after 7 hours, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura. Then, after 7 hours, dun pa lang natin pwedeng ilagay yung iba pang mga active ingredients ng ating hand sanitizer. So, habang ina-absorb ni Carp 40 powder yung ating distilled water, so make sure na may takip yung ating langganita, no, para makaiwas siya sa mga anumang flying objects na pwedeng mapunta sa ating ginagawang hand sanitizer. So, tatakpan natin to at babalikan natin siya after. So, at eto na nga, no, mga kasuki, again, uulitin ko, no, yung ating naging process kanina. So, una, nung gumawa tayo ng hand sanitizer. So, ang ating naging process ay inilagay natin ang tubig sa ating basin or sa ating tangganita. Sunod ay inilagay natin yung ating Carp 40 powder or yung ating gelling agent. Tapos, sinet aside natin siya na may takip. Ayan, kung makikita nyo, meron siyang takip. So, after natin na maibudbod gamit ang strainer, no, para maging pulido or maging dito, even yung pagkalat ng powder sa surface ng ating distilled water. No? So, after nun, set aside natin siya for 7 hours. So, for 7 hours, kaya siya 7 hours para ma-achieve yung full water absorption. So, para lang ma-absorb ng buo yung powder, no, ng tubig. At dahil nga medyo matagal ang 7 hours. No? So, tayo ay nainit. So, after 5 hours and ng ilang minutes, so, chinek naman natin. So, napansin ko naman na fully absorbed mo siya. So, no need na kalagay sa instruction is 7 hours. So, siguro maximum yun, no? Maximum time dito. So, after 5 hours, nakita ko naman, no, na talagang fully absorbed na ng tubig yung ating gel. Gelling agent. So, papakita ko sa inyo yung itsura. No? Kita ba? So, hindi siya masyadong kita. Ayan. So, pero papakita ko sa inyo. Ayan. So, siyang masyadong kita. So, gamit itong ating spatula, no? So, papakita ko sa inyo na gel type na siya. So, ayan. So, nakikita nyo ba? Ayan. So, haluin natin siya. Ayan. So, kung makikita nyo, para akong may gulaman dito. Ayan. So, ayan. Yung ating distilled water kanina. So, ito yung texture ng ating distilled water. Ito naman na siya ngayon. So, ayan, nakita nyo, para siyang ayan, so, gel type na yung itsura ng ating distilled water. So, nangangailangan siya ng mahaba-habang oras, no? So, nakikita ko naman, no, kahit hindi siya 7 hours, eh, nakita ko naman na after 5 hours, eh, talagang fully absorbed na yung ating gelling agent. So, after niyan, no, halu-haluin natin. So, halu-halu tayo, no? Sure lang na talagang halong-halo, no? Okay.
Ayan, wala na akong nakikita ang bakas ng pagkatubig sa kanya, kundi para na siyang gel. Ayan. So, next na step natin, ililipat natin siya sa mas malaking lalagyanan, no? Na pwede natin gamitin, no? Para kapag magsasalin na tayo. So, naisip ko, dahil nga 4 liters siya, kaya ilagay natin dito sa ating 4 liters na pichel. So, ayan. 4 liters to. So, isalin natin siya. Nasalin na natin siya. At dito na siya ngayon sa ating clear na lalagyanan. So, ang next step naman natin, ilalagay na natin itong ating glycol. So, lagay na natin itong glycol. So, lalagay natin itong glycol. After natin ilagay ang glycol, make sure na i-blend ulit natin siya, no? Stir well. Ayan, haluin natin ng mabuti after natin na ilagay ang glycol. So again, nasa sa inyo kung... Ayan, tamatan na aking mukha. So nasa sa inyo kung maglalagay kayo ng colorant or kung maglalagay kayo ng scent. Ayan. So nasa sa inyo yun, choice nyo yun. Halo na natin itong mabuti. So, after nito, no, pwede ninyo siyang lagyan ng colorant or pwede ninyo lagyan ng fragrance oil. So, dahil wala tayo nun, so, proceed na tayo sa ating next material. Ito ay ethanol. So, next natin ay ang ethanol. So, again, sukat na yung ating ethanol. No? Sukat na siya, hindi na natin kailangang sukatin dahil every time na bibili tayo ng kit, no, ay sukat na yung bawat ingredients. So, ang sinukat lang natin kanina ay yung distilled water, dahil hindi siya kasama sa kit. So, again, kailangan mabilis tayo sa paglalagay nitong ethanol. Again, ethanol pa rin yung ating inalagay. Pang last natin na ethanol ulit at pakamiksan ko. Haluin natin mabuti.
So, ang last ingredient natin na ilalagay ang ating thiamine or thiamine, ganun. Ito yung ating viscosity agent. So, kanina, gel type siya, no? Nung binuhos na natin yung ating alcohol, ay naging malabnaw na siya ulit. Ayan. So, ang next na, or yung last na ilalagay natin, ay ito pong, ayan, thiamine. Ayan. Napansin ko po, no? Ayan. So, ayan. Nung ibinuhos natin ang thiamine, ay, ayun, naging gel type na siya. Ayan. So, kita nyo ba? Ayan. Naging gel type na siya. So, again, si thiamine, no? Yung ating viscosity agent. So, ayan na siya, guys. Ayan. So, para na siyang alcohol. Ayan. So, nakikita nyo ba ang rapor? So, nung una, nung distilled water pa lang siya, and then yung ating carb powder naging parang gelatin siya, gelatin paste. Tapos nung binuhos na natin yung ating ethanol, no, bumalik siya sa pagka-liquid. At yung huli, nung ibinuhos na natin itong thiamine, so ang sabi nga dito is viscosity agent. So siya yung parang active ingredients natin, no, para muling maibalik sa pagka-paste like or gel type yung ating hand sanitizer. So ayan lang, no. So, ayan. So, kita nyo ba? Ayan. So, again, kapag gumagawa tayo ng hand sanitizer, so, optional kung lalagyan natin ng colorant and optional din kung lalagyan natin ng fragrance oil. So, wala tayong ibang maamoy dito kundi alcohol lang. Kaya, so, ayun. Kasi nga, hindi naman tayo naglagay ng fragrance oil. So, ayan. So, ready na. Ilalagay na lang natin siya sa ating lagayan, no? Kung meron man tayong mga extrang lalagyanan sa bahay, no? So, gaya nito, meron akong, hindi ako masyadong handa. Meron ako ditong use bottle, no? Na lagayin ko to dati ng serum. Yan. So, naitabi ko siya dahil nga maganda siya. So, pump-pump siya, yan. Pump bottle type, yan. So, naisip ko na lagyan na lang siya ng sticker. Ayan, so, stop coronavirus, ayan, or yung COVID-19. So, always use hand sanitizer. So, ayan ang aking ginawang sticker, ayan. So, pwede ko na siyang lagyan, no? Sasalinan ko siya, lagyan natin siya. Tapos, yun, pwede ko na siyang dalhin or ilagay sa aking bag, no? At, hintay-hintay lang kayo, no? Magkakaroon. So, etong kagandaan dyan, no? Mga kasuki. Yan, mula sa aking mga, ano, mga kasuki dyan, yan. So, ang gagawin natin, mga kasuki, no? Kung nagustuhan mo ang video natin ito, no? Na paggawa ng hand sanitizer. At kung gusto mo rin naman na magkaroon ng libreng hand sanitizer, wala kang ibang gagawin, mga kasuki, kundi, no? I-like at i-share itong ating video, no? At syempre, mag-comment down below, no? I-comment down below mo yung iyong Facebook account or Instagram account, no? Para malalaman ko kung na-share mo nga ba talaga yung ating video at mamimili tayo ng mamimili tayo ng lima, no? Mamimili tayo ng lima na mapalad na magkakaroon ng libreng hand sanitizer. So, syempre, no, hintayin ko lang na dumating yung ating in-order na lagayan, no? Hindi naman ito yung talagang lagayan niya. Meron talagang lagayan para sa hand sanitizer. So, ayan, pansamantalaga, kikit muna natin ito, tapos lalagay muna natin siya sa mga lagayan natin, no? Kita nga kaminta. Yung hand sanitizer. So, ayan. So, ito yung nabili namin, yan, na hand sanitizer, no? Ayan. So, ito yung nabili namin na hand sanitizer. Ayan. So, ito yon. So, kung mapapansin nyo, meron siyang kulay. At yung ating ginawa ay walang kulay. So, gaya nga nung ating sinabi at yung sa ating procedure, no? So, nasa sa inyo na yon kung lalagyan nyo ng kulay or hindi. So, meron akong colorant. Kaso, yellow siya. So, hindi ko siya bet na kulay para ilagay sa ating hand sanitizer, no? So, parang ang gusto ko lang is yung talagang clear, no, na hand sanitizer. Ayan. So, kaya, ayan, parang alcohol gel itong ating ginawang hand sanitizer. So, ayan lang, mga kasuki, kung gusto mong magkaroon ng free na hand sanitizer, no? So, like, share, and subscribe, no, sa ating channel. At i-follow nyo rin po ako sa ating Facebook account, no?
para alam ko po or nakikita ko kung na-share nyo nga ba yung ating video. So, mamili po ako ng 5, no, na nakapag-share ng ating video. At, ayun, so, padadalhan ko po kayo ng libreng hand sanitizer. So, ayan, dahil nagkakaubusan na ng alcohol. Ayan. So, tayo naman ay magbibigay ng hand sanitizer sa ating mga kasuki. So, ayan lang mga kasuki. Yan, so, ugaliin natin, no? Try natin ito. So, ugaliin natin na gumamit ng hand sanitizer. Ay, nalaglag ko. So, testing natin. So, ayan. So, ayan, ulit, isa pa, testing natin. So, ayan yung ating hand sanitizer. So, ayan, malapit siya dahil nga sa ating ethanol. So, para lang siyang alcohol gel. So, ayan. Tapos, hindi rin siya ganun kalagkit dahil mabilis nga siyang na-absorb ng ating balat. So, ayan. So, ayan lang mga kasuki. Ayan, sanitize na ang ating kamay gamit ang ating ginawang hand sanitizer. So, again, nasa sa inyo kung ibebenta nyo to, no? So, pwede nyo rin siyang gawing as extra income. Ayan. So, kung interesado ka, no? Kung saan ko ba ito nabili, yung kit natin, no? Or kung saan ko ba ito nakuha, no? So, ugaliin mo lang kasuki na ikaw ay subscribe sa ating channel at i-hit mo rin ang ating notification bell, no? Para lagi kang updated sa ating video. So, again, ayan. So, isasali na lang natin siya mamaya sa ating mga bote. Ayan. So, para pag ikinip natin siya, no? So, kailangan lagi siyang nakatakip, no? Dahil nga siya ay alcohol, no? Or alcohol gel. So, syempre, mabilis siyang mabilis siyang mag-evaporate. So, ayan lang mga kasuki. Again, tingnan niyong maigi yung ating ginawang hand sanitizer. Ayan. So, ito ay parang alcohol gel. So, again, paano nga ba gumawa ng isang pichel or 4 liters na hand sanitizer. So, ayan. Yan ang magiging title ng ating video ito. Again, saan ko nakatulong sa inyo. At, again and again, mag-ingat po tayo sa laganap na COVID-19. Hello mga kasuki. Ayan, so pahabol. So, paano ba tayo magsasaling ng ating hand sanitizer? Dahil nga gel type, no? So, pakita mo dito. So, kung makikita nyo, dahil nga gel type itong ating ginawa. So, paano natin siya isasalin sa mga container? So, ilagay natin siya sa plastic, no? Tapos, para madali natin siyang maisasalin. Ayan. So, paki-focus. So, ayan. So, madali na yung ating ginawang pagsasalin. So, ayan. Diba? So, kapag tayo ay magsasalin, mas mainam, or kung meron tayong plastic ng yellow, dun muna natin siya ilagay. Para kapag nagsasalin na tayo, mas madali na natin siyang mailalagay, no? Gaya nito, ayan. So, ipipress lang natin siya. So, ayan. So, kasi nga, hindi siya ganun ka-liquid. So, gel type, mahirap siyang isalin. So, eto yung ating lumang lalagyanan, no? Ginaman lang natin siya again ng sticker. Tapos, sinalina natin. Ayan. So, testing natin. So, gel pump. So, try natin. Ayan. So, ayan na ang ating. Ayan. So, ayan. Thank you. So, nagamit natin yung ating gumang basyo. Jay lang ang pinag-iba nito at saka scent. So, karaniwan, yung mga nasa market ay nilalagyan nila ito ng scent. Ayan. So, may pagka bubblegum scent pa ito. Ayan. So, para matakpan ng konti yung amoy ng ating ethanol o yung ating alcohol. So, ayan lang guys. Yan ay tip lang natin kung tayo ay magsasali ng hand sanitizer, gel type, no, sa mga basyo. So, again, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel.